Hey, anong oras magaganap ang switch off? Then pagpatak ng alas 8:30, sabay-sabay na magpapatay ng ilaw ang lahat ng mga lalahok sa Earth Hour dito sa Pilipinas at sa ibang bansa para magpakita ng suporta sa hakbang laban sa climate change. Ilang oras na lang ang hihintayin, magdidilim ang buong Quezon Memorial Circle sa Quezon City bilang pakikisa sa Earth Hour. Isang oras na papatayin ang mga ilaw sa mga poste at iba pang bahagi ng parke. Pangunahan ito ng mga opisyal ng lungsod at World Wide Fund for Nature. Tema ng Earth Hour ngayong taon ay The Biggest Hour for Earth, na layong hikayatin ng ating mga kababayan na magkaisa sa pagtugon sa problema sa climate change. Target ding mabawasan ang carbon emission at greenhouse gases mula sa elektrisidad na masama sa kalikasan. Hinihimok naman ni Energy Secretary Rafael Otilia ang mga nasa tahanan na makilahok sa isang oras na lights off. Sa tala ng Department of Energy, nasa 65.23 megawatts ang natipid ng buong bansa sa Earth Hour 2022. Paalala naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., 60 minuto para magkaisa sa hakbang para mailigtas ang kalikasan. So, Aura, let us stop, slow down, and dedicate a moment to help the earth breathe and heal anew. May this shared activity remind everyone that environmental preservation is an intergenerational responsibility. But we want to be able to tell people na yung oras na yan, given R for the earth, na pwede mong gamitin yung oras na yan as your start of your environmental journey. Pagka mag-isa lang po ako sa bahay, tas hindi naman po kailangan ng electric fan tsaka ilaw, hindi na po ako gumagamit. Bilang bahagi ng aktibidad ay magkakaroon din ng isang solidarity run sa paligid ng Quezon Memorial Shrine mamaya yan. Para ito ay sumisimplo kasi sa pagkakaisa ng lahat ng lumalahok sa Earth Hour 2023. Balik sa'yo, Zen. Okay, maraming salamat, Easy Lee.